comment na life guru. Kaya naman, may tanong si Urban Dodd at Just Albert lang. From Twitter, ayan, nag-tweet siya sa atin. Ang tanong niya, ano ang the best way para maubos ang paninda? Uy, kailangan kasi niya ng tulong ng ating life guru. Ay, ito ata yung mga SMEs, mga mini businesses, sa mga home-based dyan na gustong rumakit. Pero may sagot dyan, ang nagbabalik nating life guru from yesterday na si Jovel Bautista. Ayan, kaya panoorin natin ito para masagot na ang tanong. Hello po sa lahat ng mga loyal buyers natin. Marami tayong products na binibenta ngayon. Meron tayong mga scented candles na pwedeng i-mine, mga car diffusers na pwede i-mine, at Jay Miranda na pwedeng-pwede rin naman i-mine. Baka naman. Pero yun nga, as promised mga katropay, sasamahan tayo ng life guru of the day natin na si Ate Jovel. Natuturuan tayo ng mga practical tips pag online selling, ano yung best time para magbenta, at paano dumami yung benta. Nag-start ako mag-online selling nung pandemic. Ito yung sumalba sa amin actually nung pandemic. Isang live selling namin, naalala ko, nakabenta kami ng 20,000 na car diffuser. Sobrang in-demand siya that time. Isa-isa namin yung pag-launch ng product namin. Sinunod namin tong linen spray. And this is the last product na launch namin. Soy candle. Sobrang bango, sobrang relaxing. So sa mga curious dyan kung paano ma-achieve na makabenta ng marami sa live selling, best time to start live selling, 6 PM onwards, kasi that time nasa bahay na lahat ng nag-o-office, may time na sila para maghumawak ng phone nila para manood. 3 times a day na post, sobrang perfect para nakikita natin na i-engage mabuti yung page natin para makita na agad ng mga customers yung products. Sa online business, kailangan hands-on tayo. Lahat ng products namin, from labels, boxes, packaging, lahat to, ako yung gumawa. Even sa social media posting, kailangan, kung kaya ng time mo, mas maganda kung ikaw yung magpo-post. Kasi mas okay kung alam mo kung ano yung product mo. Kasi ikaw yung magre-represent ng product mo. So, para sa mga online sellers na katulad ko, tuloy lang, huwag tayong mag-stop pag may araw na hindi siya mabili. Tuloy lang, everyday posting, kailangan maging consistent tayo dun sa brand natin. Kailangan nakikita nila na kahit hindi ka nakakabenta, kailangan nakikita ka pa rin nila sa social media. And dapat personally, ginagamit mo yung products na binibenta mo. Ayan mga katropay, narinig na natin ang kumpletong tips and tricks galing sa ating life guru na si Ate Jovel. Kaya naman sa mga nagbabalak mag-business niya, pakinggan niyo yung sinabi niya, diba? Kailangan na talaga natin magsimula. Mali mo, diba, yung small business natin, mapalago natin dahan-dahan, at ito yung magpapayaman para sa atin. Pero bago tayo magpaalam, ito ang life guru question of the day. Ano ang the best way para maubos ang paninda? Kailangan ba natin i-post lagi online? Kailangan ba natin i-alok sa mga friends natin? Kailangan ba natin mag-discount? Or magpapatulong tayo sa ating chismosang kapitbahay? Mga katropay, let's vote in! Always remember, dito sa Paisalog, basta hacks and tips, laging to the rescue ang Life Guru! Tama yung sinabi ni Jay. Always ano tayo dito. Tumutulong tayo dahil syempre, meron tayong makasama ditong life guru. Yeah. At syempre sa ating mga katropay, ano sa tingin nyo ang the best way para mabilis maubos ang paninda? I-post lagi online? Or i-alok sa friend? Pwede din. Mag-offer ng discount? Or magpa-help sa magpa-help sa Marites na kaibigan. Pwedeng ganyan. Kasi alam mo yung mga Marites na kaibigan mo, malaking help 'yan kasi magaling mang budol 'yan eh. Oo. Oo. Magsasalita pa lang 'yan, may bumibili na. Yeah. Na maniniwala sa kanya. Mabilis mas spread ang word. Ay, diba? Totoo 'yan. Yun nga, Mayora, tama ka doon. Mabilis mas spread. Diba? Mabilis mag-spread ang word. 'Yon. Ayan. Bota-bota na. Let's vote in. Mga katropay. Ayan, nagwawagi ang i-post lagi online. Ayan. I-post niyo na 'yan sa home body, i-share niyo na sa amin. Basta budol. Oo. Si Mayora ang bibili. Oh. Or pwede rin naman magbigay ng discount. Yes. Pero syempre dapat pasok pa rin na meron ka pa rin kikitain. May profit ka pa rin kahit na may discount. Alam mo, nakikita ko marami yung ginagawa ay i-aalok sa friend. Yung kahit hindi inaalok, uy, may binili ka dito, yung may binili ka, pero hindi mo pa alam kung ano yung binibili mong item. Maraming ganyan na kaibigan mong nambubudol eh. Literal nagbudol yun. Ayan, you have 5 seconds to vote. Ano nga ba ang the best way para mabilis maubos ang paninda? At ang sagot ninyo ay
Ayan, i-post lagi online. Ayan, 68% ang nagsabi niyan. Kasi nga naman, kapag shinare mo na yan dyan, di ba, yung mga natutuwang mga tao, isi-share pa nila lalo. Kasi nga, sharing is caring. Tamo! And budaling is caring also. Caring. Maging mataas ang reach. Ayan, speaking of budaling, or pagpabudol ni Mayora, di ba, dati online lang, ngayon TV na rin, tara. Bubudol ko kayo. Ay, grabe si Mayora. Taganda ako dito. Ayan, halika-halika. I-introduce ko kayo sa aming budol culture. Okay. Ayan. Dinala ko dito yung mga bago kong budol, mga favorite ko. So, ina-demo namin sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, mamaya na to, unahin natin sa ating Team Kahoy, Team Puti. Ayan! Si Mayora, Team Kahoy, yan eh. Ayan. So, ito, nabili tong basket online. Ang name ng shop ay Thrifty Finds Manila. Alam niyo ba kung anong nasa loob? Ay! Akala ko ano? So nice! Team Kahoy na mga kitchen tools! Oh, oh. May cheese grater. Ayan, tulungan niyo ako maghawak. Garlic press. Naku, can opener. Diba, lahat matchy-matchy para aesthetic ang iyong kusina. Diba? May bottle opener, vegetable peeler, lahat niyan. Seryoso, saan ito nabili? Online. Seryoso naman. Mami-mention pa natin ang shop. Thrifty Finds Manila. Hanapan niya na. Isa dun sa dalawang malaking online shopping e-com sites. Ayan. Yes, perfect din siya pang regalo. Yes. Tapos diba? Ito, you can buy this separately. Ayan, nakikita niyo ba? Tapos, kasyang-kasya lahat. Oo. Oh, oh. Perfect siya pang regalo din sa mga mahilig magluto. Diba? Oh, team Puti, Team Kahoy. Nagusto aesthetic pa rin yung theme nila, diba? Yun yung isang nabili ko. Ito, bago to. Bago ko tong budol. Di ko pa nagagamit, nice. Guys. So, di ba ito, pot siya. Ano ba, kaserola. Pero, natatanggal ang handle. Ay, nakita ko yan. So, sabi ko nga, gusto ko niyan eh. You can lock it. Ganyan na siya. Ta-da! Ayan. Paano nga ulit, Mayora? Parang nga ulit. Ayan, tatanggalin natin. O, di ba, ganyan siya. Pwede mong palitan. Sabi mo, ay, di ko naman kailangan yan. Ito lang kailangan ko. E di, ipalit natin. Ayun! O, oh, diba? Parang napapanood ko sa madaling araw dati. Ganyan, yung ano, oh, basta yun siya. Paisilog, o, diba? Pwede to sa mga induction, Mayora. Yes, ano? Pwede sa induction. And pwede rin ipasok sa oven. Nice! So, pwede mo rin kainan yan, sa microwave. Oo, pwede na rin. Diretso na, no? Lalo na sa mga taga-condo, diba? Minsan, dito ka na nagprito, isasangag mo na yung kanin, dito ka na rin kakain. Oh, isa lang huhugasan mo. Oo. Oh, oh. Diba? Very convenient. Ito pa yung ano, isa-share ko din sa mga condo living, yung mga sarili-sarili lang yung ginagawa nilang paghihirap sa pagbuhat ng kanilang mga gamit. Ito ang aking trolley. Ayan. Paano na nga ba ito? Ah, hatakin natin. Ayan. So, ganyan siya. And then, oops. You put it back? Yes. Oh! Ayan. So, pwede mo nang galing-dalin-dalin anywhere, di ba? Tapos, pag malaki yung bibilin mo, pwede mo siyang i-extend. Pwede bang isa kayo dyan sa greatest fan? Oo, hindi kasha na yung malalaking mga grocery boxes, di ba? Oh, nice. So, yan yung mga favorite kong budos. Tayo natin ito yung pato kung kaya. Ayan, ayan. O, sige. Ayan. Nice. So, ito yung sinasabi ko, di ba? Pag ito lang kasha. Pero ito, hindi natin malalagay. So, pwede nyo i-extend. Oh, yeah. Isa kayo na. So, Mayora, ang question ko, pag ako yung sasakay dyan, kasi kuwari napagod ako sa pagsa-shopping. Ay, pwede. I-try not. Alam mo, i-try not. Ayan, oh, sige nga. Tignan ko nga kung talagang pwedeng mabubudol. Tapos hihilahin ko. Oo, sige nga. Sige. Ayan, tignan ko nga. Kasi siyempre, kailangan matest natin, di ba? Mga katropay, kung okay, para tayong bibili. Ayan. Aba, oh, ano? Keri, yeah, sige, hatakan mo, Sela. Oh, ayun, diba? Gusto ko na. Hoy, hoy! Ayan. Ayan. Siyempre, yung tip ko rin sa inyo, mga katropay, let's support local. Uy! Ayan. Masyado na dito ako. Yung mga bata dito, eh. Ito, pwedeng na ako naman. Ay, good. No, hindi. Kawawa naman ang bata, eh. Sige na, masakay ka na. Halika. Oh, overtime na daw, pero later ako naman. Sige, doon tayo sa labas, doon tayo sa EDSA. Di ba mga katropay, ang sarap bumili kapag nade-demo ng mga sellers kung ano talaga yung mga products na yan. Kaya kung gusto niyo ng link, mag-usap tayo mamaya. Ngayon, para later send mo sa akin. Ayan. So, yun yung tips natin, di ba? And syempre, ako talaga, advocate ako ng supporting local businesses. So, yung mga ganito, mga basket na abaka, rattan, supportahan natin yung mga negosyo at gawang Pilipino. Tama. Kasi, di ba, tulong-tulong tayo para pack para sa ekonomiya. Oo, oh, pack para support sa ekonomiya. Support local. Ayan. Ayan.
Pero ano, Mayora, ano pa bang mga life hacks, more tips para sa mga gustong bumili online na hindi sila maloloko? Oo, one is, tignan nyo yung mga reviews. Tapos titingnan nyo din, sino ba ang nagre-review? Minsan kasi yung mga reviews, ang gaganda nga, pero sila-sila din yan. Yung mga bumibili lang din. Or yung iba makapag-review lang para makakuha ng points. So, titignan nyo yung mga reviews na talagang binili ba nila, may picture ba, diba? Napakinabangan ba, na talagang yung kinukwento nila is based from their experience. Mayroon may question ako, kasi diba nakikita mo dun kung ilan yung na-sell na items. Yes. Totoo bang na yun ang nabenta na, kuwari 1,000 na yun? Siyempre, ibig sabihin, marami nang bumili. Totoo bang yun ang nabili ng totoo? Totoong yun ba yung number ng bumili? Or baka pwedeng pekiin din yun para din alam ng mga bumibili online? Yes. From experience, wow, Budol expert. I think automated siya. So, totoo naman na pag tumataas yung mga nabibentang item, tumataas din talaga yung number na yun. Pero, tingnan nyo rin kung yung sa reviews talaga kayo magbe-base eh. Hindi lang sa dami ng nabenta. Kasi minsan, syempre, baka sila lang din yung bumili nun, diba? Paulit-ulit lang. So, ako rin kasi pag tumitingin ako online, gusto ko hindi lang by words, gusto ko nakikita ko rin yung item na dumating sa kanila. Kasi doon makikita kung okay na dumating sa kanila, bugbog, may sira, di ba? So, totoo nga yun. Mayora, matanong ko lang, gano'ng kanang katagal nabili online? Kasi parang, ano kay Mayora kay? Parang queen ka of ano? Budol. Yeah. Queen Budol. Of Budol. Matagal na, siguro ano pa, 2017. Nung unang-una nag-launch yung mga e-com shops, yung una kong binili, I remember pa, was a hard drive. Hindi pa gamit sa bahay. Kasi dati, work is life pa eh. Work is life pa rin naman ngayon. Pero yun talaga, dati kinakabahan pa ako. Ngayon kahit nakapikit eh, number, di ba? So, Gcash number, ayan. Gano'ng kadalas sa 1 week? Gano'ng kadalas mag-umili sa online? Napubukoy naman ako dito. Sige na Mayora, kasi alam ko maraming makaka-relate sa'yo. Yes. Na hindi lang sinasabi, pero ang daming budol. Yes. Everyday, alam mo sa wife ko din kasi, araw-araw may dumarating. Kumikumakatong. Ano yun ha? Every morning yun, tapos 3 items, 1 item, ang dami talaga. Buti si Kuya Tristan, hindi siya yung pinagbabay. Sa bahay namin, yung ate ko, kasi nasa office siya. Tapos lagi may kakatok sa amin, ma'am, delivery po. Sabi ni mami, bayad na po. Hindi pa po, ayan talaga si Aya. Hindi nag-iiwan ng pambayad. Nako, mag-ingat tayo sa mga ganang member na family. Kinukwento sa akin ng mga ate. Mag-iingat. Oy, mag-ingat po kayo sa ano. Huwag niyo pong ano, tanggaping pamilya. Pero mag-iwan po kasi kayo ng pambayad. Ano ba yan? Mga online sellers, i-demonstrate nyo, find a way to showcase your products na hindi lang pictures. Kung pwede kayong gumawa ng video, pwede kayong magawa ng tutorial paano ba gamitin, or creative ways on how to use one product in a different way. Yung mga bagong spin na yan, yun talaga yung pumapatok. At kapag nag-viral kayo, ay, congratulations! Di nyo na kailangan sumali sa POB dyan. Ang daming ways, di ba, na maging kilala. Ano bang galing mo doon, Sheila? Na maging kilala yung mga products online, yes. Like that TikTok, Facebook, Instagram. Yes. Ang daming ways, daming platforms kung pwede nyo saan i-post sa inyong mga products. Tsaka yung pangalan din ng business. Oo. Kailangan witty para kumatak sa utak ng mga Pinoy. Ayan. Sa ating pagbabalik, tayo ay mambubudol palalo. Kaya stay tuned at kayo ay nanonood ng Paisilog!